Sa Kongreso po, may dalawang malaking bloke na aasahan mong magbabanggaan. Yan po ang mayorya. Yung nakararami sa Kongreso na sa Pilipinas ay parating kampi sa administrasyon. At nariyan po ang minorya. Nasa teorya, sila po ay critical sa administrasyon, fiscalizer ka nga, o sabihin mo ng oposisyon. Eh kaya nga sila nasa minorya, di ba? Para suriin, bantayan, tutukan at himayin ang mga ginagawa ng mayorya. Pero nasa Pilipinas po tayo kung saan kakaiba ang politika. Sa nakaraang mga kongreso, ang minorya ay kakampi rin ng mayorya. Katunayan, ang nakaraang mga minority leader ay mga kilalang supporter ng mga nakaupong House Speaker. Eh bakit nagkaganon? Nakabase kasi ang ating politika sa Estados Unidos kung saan malakas ang party system at dalawa lamang ang partido. Pero sa Pilipinas, nagkalat yung mga partido at may bagong partido kada bagong eleksyon. Malabnaw rin ang party system dito kaya't puro alyansa at puro paksyon ang Kongreso. May epekto po yan sa pagpili ng minority leader. Ang patakaran sa nakaraang mga Kongreso, ang pinakamaraming boto ay siyempre magiging House Speaker at ang second placer ang magiging minority leader. Pero paano kung ang dalawang naglaban ay parehong bahagi ng administrasyon? Gaya halimbawa ng nakaraang labanan ni Lord Alan Velasco at ni Alan Peter Cayetano, pareho po silang lubos ang pagmamahal sa Administrasyong Duterte, magkaiba lang po sila ng paksyon. Nung manalo si Velasco, may nagpanukala kagad na maaaring gawing minority leader si Cayetano. Mabuti na lang at hindi natuloy. Pero marami ng pagkakataon na ang suporta ng mayorya ang namuno rin ng minorya. Nung 17th Congress taong 2016, nahalal si Congressman Pantaleon Alvarez bilang Speaker ng Kamara. Ang naupong minority leader ay si Congressman Danilo Suarez. Pero eto po, si Suarez ay kaalyado ni Alvarez at bumoto pa para kay Alvarez para maupo siyang Speaker. Natural umangal ang oposisyon sa pangunguna ni Liberal Party Congressman Teddy Bagilat. Paano raw naging pinuno ng oposisyon ang taong bumoto para sa liderato? Isa pa, sa ilalim po ng House Rules, yung mga bumoto para sa nanalong House Speaker ay otomatikong bahagi ng mayorya. Tatlong beses inakyat ang kaso sa Korte Suprema. Pero ang Korte ayaw makialam sa problema ng Kamara kaya't hindi napaalis si Suarez. Ito pa, taong 2018, pinatalsik ni Congresswoman Gloria Arroyo si Alvarez bilang Speaker. Pareho man po silang nasa administrasyon. Magkaiba lang ng paksyon. Ganun po ulit ang nangyari. Si Suarez, kinampanya si Arroyo at binoto rin si Arroyo bilang House Speaker. Sa huli, naupo ulit si Suarez bilang minority leader. Ang sabi ni Suarez, pinapayagan ito ng House Rules dahil binoto siya ng nakararami sa minorya na totoo naman. Sa 18th Congress, si Benny Abante naman ang naupong minority leader. Suporta din ng administrasyon, ang tawag ni Abante sa kanyang tungkulin ay constructive fiscalizing. Ngayon, ang bagong minority leader ay si Stephen Paduano, partylist congressman ng grupong Abang Lingkod. Controversial din si Paduano. Dalawang dekada lang ang nakakaraan, siya ang leader ng Communist Hit Squad na Alex Bongkayo Brigade na may nom de guerre na Luwalhati Carapali. Pero ito rin ang kabalintunaan. Bagamat dati na siyang membro ng minorya, supported din siya ng bagong upong speaker na si Lord Alan Velasco. Katunayan, nung makipagpulong si Velasco at Cayetano kay Pangulong Duterte sa Malacanang, kasama si Paduano sa entourage ni Velasco. Kilala rin siyang kaalyado ni Velasco at bumoto para iupo si Velasco sa pagka-speaker. Ngayon, si Paduano ang mamumuno sa grupong susuri sa lahat ng kilos ng kanyang niluklok sa pwesto.